So hello guys, waiting for my students to come. Ready na tayo mag-discuss ating module. So mga friends ko out there na nag-comment. Hi, Kiel. You're so early, ha? 12:30 pa lang. Kiel, can you share the link of our live stream sa mga classmates mo? Rolven, Rolven de los Santos, welcome. Wait lang natin yung mga classmates nyo, ha? So, para sabay-sabay tayo mamaya. Rolven, pwede ba na send mo yung link ng natin sa GC nyo para makapasok niyo yung mga classmates niyo. Yes, Raven. Marisa Pablo, Vince. Maritha, Pablo, welcome. Vince Estrellado, welcome sa inyo. Yan. So pwede ba na mamaya ako mag-check ako ng attendance sa mamaya. Pwede ba na i-share ninyo yung link ng ating live sa mga classmates niyo para makapasok din sila? Wait lang natin sila na So ngayon, anim pa lang tayo. So, hintayin natin yung iba. So, kumusta naman kayo? Nakakabaliw ba yung module natin? Alam nyo guys, sa totoo lang, nung binabasa ko yung module natin, nakakabaliw talaga. Basta mamaya ipapaliwanag ko. So ngayon, 8 na tayo guys. Hintayin lang natin yung iba, ha? So,
invite nyo na yung mga classmates nyo na pumasok na para matapos tayo ng maaga. Pwede pa abot ng ballpen? Shandy, welcome Shandy, Zaina, yan, welcome natin yung ating mga estudyante. Hi Ken, nice to see you again. Hello, Zaina. So ngayon, 12 na tayo, no? Ayan, madami na tayo ng konti. Hi, Kenneth Del Rosario. Welcome sa live natin. So, Zian. Uy, ganda ng apelyido mo, Zian, na Luxford. Totoo bang apelyido mo yan, Zian? Luxford. So, sa mga bagong dating, 80 na tayo. Ayan. So, sana dumating ang karamihan kasi nung last na ano natin, meeting natin, no? I think 5 yung hawak kong section. 2 lang yung na-meet ko talaga. So, yung 3 section, hindi ko pa sila na-meet. So, hayaan nyo guys. Magse-set up ulit tayo ng time para makapag-meet tayo yung may come to come. Kasi pinili ko tong YouTube ngayon para hindi siya masyadong magulo, para ako lang nagsasalita. At maididiscuss ko sa inyo tong module nyo kasi ang dami talagang tanong, tapos nahihirapan na akong magsagot. Nahihirapan ako sagutin yung mga questions nyo, no? Ang dami-dami nyo. Out of 200... 80 kayong lahat, tapos isa-isa kayong nag-chat sa akin. Ako, pagod na pagod yung cellphone ko tsaka yung mga daliri ko sa kaka-chat. So yung iba naman hindi naman nagbabasa sa ano, post natin sa GC, kaya napili ko tong YouTube. So sa susunod mag-meet up tayo sa Google Meet naman, okay? So hello kay Maria Michelle Mereria. Ayan, nandito na naman si Miss Mereria. Hi, Miss Mereria. Welcome. So, ayan, babaguhin daw ni Zian. Kailangan nyo talagang baguhin yung mga names nyo, guys. Bakit? Kasi pag hindi nyo binago yung names nyo, yung true name ninyo, pag nilista ko dito, hindi kayo, pagtingin ko sa listahan, wala kayo doon. Sino ba tong si ano? Ganito. Bakit iba pangalan niya, di ba? So, kailangan talaga na baguhin yung name nyo kasi every time na mag-check ako ng attendance, tapos mali yung pangalan nyo. Diba, sinabi ko na sa GC dati na dapat baguhin ang pangalan, dapat may profile picture nyo sa FB, papalitan, dapat yung mukha ninyo sa YouTube. Kung meron na kayong account, papalitan nyo ng picture nyo yan para pag once I click your profile, makikilala ko kaagad kayo. Joshua Maborang. Maborang. Okay, welcome Joshua. Okay, pakisabihan nyo na yung mga classmates nyo, yung mga friends nyo ha, na pumasok na sa live stream natin. Exactly 1 o'clock or 1:05, mag-start na tayo. Para wala tayong masayang na oras. Baka para, ano, before 3 o'clock, matatapos natin to. Kayaan nyo guys, tutulungan ko kayo, isa-isayin natin to para hindi kayo mahirapan. At wala ng chat pagkatapos sa susunod na activities naman. Okay?
Christopher Fariolan, welcome. Hello sa'yo, Christopher. Wala ka bang profile picture, Christopher? Ken Kabuwal, meron po kayong super chat. What do you mean by super chat? Yung nakaka-reply agad? Pasensya na kayo guys kasi pag sa live stream, meron siyang, pag once na-chat nyo dyan, meron siyang delayed na mga 5 seconds or 7 seconds bago ko makita yung chat ninyo. So, ganun talaga sa lahat ng live stream, meron talaga yung konting delay. So, ngayon 24 pa lang tayo, nasa na yung iba? Nag-send na ako ng link sa mga GCs natin. Joshua, John Mark Pangilinan, welcome John Mark. Ayan, mamaya-maya, huwag kayong bibitaw dyan dahil mag-check tayo ng attendance, okay? So, meron tayong listahan dyan. So, yung wala, I'm sorry kung aalis kayo, hindi nyo mapapakinggan itong i-discuss ko ngayon. Mali-mali yung magiging mode sagot nyo sa module nyo. Kaya itatama natin to lahat. Ah, okay. Super chat. Yung sa donation, yung makakapag-donate ka ng stars, yun ba yun? Ken? May pang-donate ka ba? O bakit parang kumukonti tayo? Kanina 20 na yon, ngayon naging 90 na. Guys, sabihan niyo yung mga classmates niyo na pumunta na, pumasok na, mag-chat na, i-chat na sila. Ken, wala pa akong donation box kasi pang lang ata yun, yung mga na-approve na sa YouTube channel, yung YouTube channel nila na monetize na. Pag once meron ka na sigurong ganun, na monetize na yung channel mo, meron ka na sigurong ganun. Konting na lang, Ken, mamamonetize na yung channel natin. Konting tiis na lang. Hayaan mo, pag na-monetize, ha, magdo-donate ka ng star sa akin, ha? Kaya kailangan natin i-monetize tong channel natin. Ikaw ba, Ken, nakapag-subscribe na? Oy, good afternoon sa iyo, Eliza Ponce. Welcome, Eliza. Ayan, Eliza, chat mo na yung mga mo, classmates mo, sa group chat, nasa na sila, mag-start na tayo at exactly 1. Good afternoon sa'yo. Guys, kung merong tanong mamaya, mag-chat lang kung ano yung tanong, kung anong gusto nyo maklarify para maliwanagan, okay? Okay, 10 minutes. Start tayo. Libaling lang kayo, 20 or kung ilan lang tayo. Sir, nawawala po kasi signal eh. Kaninong signal ba ang nawawala, Kenneth? Signal mo? Hello sa'yo, Hannah.
Hala, Miss Hannah Magallanes. Hello sa'yo, Arabella. Ayan. Welcome to our stream. Sorry guys, ha, kasi hindi ako masyadong sanay mag-stream. Ilang beses ko pa lang ito nagagawa. Mga siguro, mga dalawang beses pa lang. Good afternoon sa inyong lahat. Miss Ara, wala ka bang ano? Wala ka bang profile pic? Hanam Magallanes, profile pic. Ayan, yung mga walang profile pic, magpalit na kayo para pag once I click your profile picture, makikilala ko kagad pero sa attendance natin, pati yung inyong real name, dapat papalitan, okay? Magsabi lang kung hindi sa inyo yung account na gamit ninyo, tapos pakisend na lang sa akin yung pangalan ninyo. Marita Pablo. Hello sa'yo, Marita. Marita, wala ka bang ano? Wala ka bang profile pic? Yan yung mga pinakamagandang picture natin, ilagay natin dyan. Yes, John Mark. Mayroon kang question, John Mark? Gusto ko makita yung inyong mga profile picture. Arabella. Nasaan yung iba? Magcha-chat muna ako, guys, ha. Pasok na kayo sa live. Para maka-start na tayo. Okay. Kapag may tanong kayo, pwede niyong itanong directly dito ngayon. Mamaya pala, pag once I discuss, i-discuss natin isa-isa. Halimbawa, yung task number one. Kung mayroon kayong tanong, chat ka agad para sasagutin ko kaagad para maliwanag lahat. Para hindi tayo mag-skip. Kasi ayoko yung chat ng chat. Tapos ilang beses na ako nag-reply, may mag-chat na naman. Tapos ganun pa rin yung questions pabalik-balik. Okay? Hi, Shane. Shane.29. Shane, ano yung apelyido mo? I need your apelyido. Kasi pag nag-check tayo ng attendance mamaya, ako, nako, 29 yung magiging apelyido mo. Hindi kita kilala. Wala ka sa listahan. O, sabihin, Kenneth, sabihin mo sa mga classmates mo na mag-online na. Asa na ba sila? Hello, Trisha. Ayan na si Trisha. Musta, Trish? Ayan na rin si Marilyn. Sir, sa mama ko po itong account. Okay, Marilyn, no worries kung sa mama mo yan, kung wala ka pang account. Basta mamaya, pag nag-checking tayo ng attendance, sabihin mo yung tunay mong pangalan para makilala kita at malista ko yung pangalan mo, okay? Marilyn Alcantara. Copper V. Alcantara po ito. Okay, so noted copper. Dilista kita mamaya. Nakapagpalit na, sir. Okay. Buti naman, Kiel. Kasi pag hindi ka nakapagpalit, nako, ibang pangalan malilista ko. Hi, John Ray Rosales.
Kumusta, John Ray? Profile pic, meron ka? Marilyn, meron kang profile pic? Ayan, dumadami na tayo. 28 na. Ayan, sino pa ba? Rhea, hindi ko nabasa yung pangalan ni Rhea. Rhea Sabilio. Hello sa'yo, Rhea. Good afternoon. Shane, palit ka ng apelyido mo, Shane, ha? Si Catherine. Ayan, hello sa'yo, Catherine. Miles ba ang ano niyan? Pronunciation ng name mo? Catherine Miles Kayabat. Ganda naman ang pangalan. Oh, 32 na tayo. Very good. Dumadami na tayo, guys. Kahit na umabot tayo ng 50. Vince! Max Knight! Uy, Vince! Anong klaseng pangalan yan? Talaga yung pangalan mo, Vince? Vince Max Knight Estrellado. Vince, yan talaga yung true name mo? Hello sa'yo, Nicole! Nicole, Miss Nicole Vacal. Ayan. Si Elijah Rod Salamo. Hello sa'yo, Elijah. Yan si Elijah. Nandyan yan noong karang meeting namin. Yan si Andre. John Ray Rosales. Kagagawa lang po nung account. Okay, John Ray. Sige, I understand. Basta John Ray, huwag mo kalimutan na ilagay yung profile pic mo mamaya. Si Jelaine. Oy, nandyan na rin si Jelaine. Hello sa'yo, Jelaine. Kumusta? Sir John Tomas. Ayan, hello sa'yo, Sir John. Thank you for coming sa ating gagawin na ano ngayon, discussion. How about Zaina? Ayan, si Zaina. Zaina, wala ka bang profile pic? Razel Beltran. Okay, Razel. Kanino bang ano to? Ay, J-Mark. J-Mark pala. Kanino bang account to? Sa mama mo ba tong account na to? Gamit mo? Okay, sa mama niya. Oy, okay lang daw si Jelaine. Jelaine. Ganda talaga ng pangalan ni Jelaine. Oh, totoo pangalan pala ni Vince Max Knight. Ganda din ang pangalan, Max Knight. Saan ba nakuha yung pangalan mo, Vince? Max Knight. Ganda. Liza. Okay, si Miss Liza. Nakaligtaan natin. Miss Liza Jane Caniete. Hello sa'yo, Liza. Good afternoon sa'yo. Gaganda na mga pangalan ng mga estudyante ko. Ah, okay, wala pa. Misain na, wala pa. Okay, sige lang. Okay lang. Sige, mamaya, lagyan mo ha pag meron na. Mag-ano ka, selfie ka. Ayan, Razel Beltran. Opo, sir. Okay, very good. Si Shane, 29, ay ang kanyang tunay na pangalan is Janzen. Janzen Guduyo. Okay, Janzen, palitan mo yung 9... Ano mo ha, 29 mo, or pwede mong dugtungan mo na lang ng apelyido mo. Okay? Elijah Rad Salamo. Pogi sir, pangalan ko. Ha 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 ha. Okay, mamaya, pag nag-roll call tayo, Pogi ang isasagot mo ha. Ken Kabuwal at Mark Daniel Gapo, present po. Okay, so since, guys, anong oras na sa inyo? Sa akin, exactly 1 o'clock na. Start na ba tayo kahit 33 lang tayo ngayon? No? Siguro, guys, mag-start na tayo, no? Naghintay na tayo sa kanila ng almost 30 minutes. Saan na ba yung ball pen ko? Okay. Guys, pag once, ito yung rule natin ha. Kinig mabuti. Okay?
Pag once I discuss na yung ating, ito, ang ating, ang tawag nito, module, makinig mabuti sa mga sasabihin ko. Then, pag once sinabi ko na, isa-isahin natin, halimbawa, task number one. So, i-discuss ko kung anong gagawin, kung ano ang mga dapat na isasagot natin. At magtatanong ako sa inyo kung merong tanong sa task number one. Kung merong tanong, i-chat na kaagad para hindi na mag-chat doon sa ating chat box o sa ating chat group. Dito na. Okay? So, para maliwanag at alam na ang gagawin, kung mali ang nagawa mo, pwede mo pang babaguhin. Okay? Maliwanag ba yun, guys? Okay. So, mag-start na tayo. So, since, oh, dumadami na tayo, 37 na tayo, no? Nagtitake note na ako kung sino yung mga 37 na yon. Hindi late. Siyempre, magbibigay tayo ng plus points dyan, no? Sinabi ko na sa inyo, yung iba pala, nasabihan ko na na every time na meron akong pinapagawa, mahilig ako magbigay ng plus points. Ayan. So, walang babagsak kasi maraming plus points. Diba? Okay, so start na tayo. Okay, start na tayo. Gusto ko hawak nyo yung inyong mga module ngayon. Titingnan nyo isa-isa para makasunod kayo sa akin. At walang mawawala. Pag merong tanong, chat kagad. Okay? Naiintindihan ba, Elijah? Okay. Okay, now, let's start. Now, we are 42. Okay, welcome sa mga bagong dating. Magsisimula na po tayo. Okay. Task number one. Punta agad sa task number one, guys. Yung task number one natin, guys, tiningnan ko talaga siya, ni-review ko kanina bago ko to, ito sasabihin sa inyo. At ito yung mga nakita ko, ang daming discrepancies, no? Ang daming mali. Kaya ang daming nag-chat sa akin, sir, ano ba tong choices dito? Bakit parang kulang? Sir, bakit ganito? Ganyan. Ang dami talaga, tapos nireply ko isa-isa. Pero sa totoo lang, guys, meron tayong konting changes. Binago ko na kasi ang module natin ay hindi dumaan sa review. Ginawa siya ng DepEd, tapos release, walang review na nangyayari. So kaya maraming mali-mali tayong nakikita ngayon. So ngayon, guys, nakikinig kayong mabuti, ha? Doon sa choices natin, di ba letter A hang until G lang yon. Dadagdagan natin yung choices natin ng H, I, J. Tatlo ang idadagdag natin. Makinig kayong mabuti. Okay? Hawak nyo yung module nyo, ha? Hawakan yung papel para mag-take note. Okay? Sa mga sasabihin ko. Ang letter H na choices ay ilagay natin yung kung lalaki ka. Halimbawa, ikaw lalaki ka, ha? Kung ikaw lalaki ka, ang ilalagay mo sa H ay pogi ako. Gets? Pag babae ka, ilalagay mo ay, I know, hindi pala Tagalog kasi English tayo. I'm handsome. Ayan, pag nagkamali dyan, mali na yan, ha? Ang ilalagay, I'm handsome. Pag babae, I'm pretty. Did you get it? Understand? Okay. I'm handsome or I'm pretty. Nababasa ba? Ganyan ang isusulat pag lalaki at pag babae, pretty ang ilalagay. Okay. So pag mali yan, mali, ha? Pag hindi nasunod yung gusto ko, naka-take note yan dito. Letter I. Ang ilalagay sa letter I is recyclable waste. Okay, spelling natin, no? Recyclable waste, letter I. Dagdag yan sa choices. Ganito ang spelling. Okay? Nakikita ba? Recyclable waste. Letter I. Okay, next, letter J. Additional choices. Letter J. Ang idadagdag natin dyan is drinking water. Did you understand?
drinking water. Oy, dumadami na tayo ha. Welcome sa mga bagong dating. 54 na tayo ngayon. So, naka-take note na yung attendance ninyo. So, ayan guys, yung ilalagay natin sa letter J is drinking water. Okay? Okay, very good. Sa mga nakakagets like Elijah. Okay. Now, ang gagawin sa task 1 class, ito tatagalugin ko talaga para maintindihan natin at wala tayong maraming tanong. Okay? Ang gagawin natin sa task 1 ay, alam nyo, sasabihan ko kayo ng totoo sa mga hindi pa nakakaalam. Yung ating module ay merong sagot sa likod. Kung napansin nyo yon, may mga sagot. But don't rely your answer doon sa sagot na nasa likod. Bakit? When I look on the answers, most of them are wrong. Ang daming mali. Kaya kung kinopya nyo yon at hindi nyo babaguhin yung answer nyo ngayon, sigurado ko na babagsak kayo sa module natin. Remember class, ito lang ang module ang hawak nyo para kayo pumasa. Attendance, pag nagpapatawag ng meeting. Dito nakabase ang inyong grades. So pag hindi nyo inayos yung module nyo, alam nyo na kung anong mangyayari. Hindi pa kayo umaattend ng mga meeting ni sir. Wala pa kayong plus points. Tapos hindi inayos yung module, di ba? Kumopya dun sa answer sa likod, eh puro mali-mali naman pala. Okay? So wag niyong kokopyahin. Don't rely on your answer sa answer na nasa likod. Okay? So napakadali lang ng task 1. Imagine natin na nandun daw tayo sa imagine that you are in your new school. Match the signage below with their corresponding meaning. Write your answer in your notebook. Pero hindi natin sa notebook ilalagay yung answer natin. Maliwanag ba yon? Walang maglalagay sa notebook dahil saan natin ilalagay? Sa one hole. One hole natin ilalagay. Okay? So wala na magtatanong, sir, sa notebook po ba? Hindi po sa notebook, one hole po. Okay? Okay, maliwanag yan ha. So, pipiliin natin yung mga nasa picture kung anong ibig sabihin ng mga signages na yan. At alam nyo guys, yung number 6, yan yung mali dyan. Mali na yan ha. Kaya sinabi ko dyan sa inyo, yung H na pinasulat ko dyan na I'm pretty, I'm handsome, meaning to say, that is a bonus answer. But, kung hindi nyo nilagay I'm handsome or I'm pretty, ibig sabihin, mali pa rin kayo sa bonus. Okay? Maliwanag yan ha. Ito yung mga choices. Changes ng ating mga choices. Ayan. Makikita naman yan, di ba? I'm handsome or I'm pretty. Recyclable. Waste. Drinking water. Yan yung mga changes na idadagdag natin sa ating choices. Tapos, pipiliin natin dyan yung mga signage kung saan dyan ang tamang sagot. Siyempre, meron na akong sagot dito pero hindi ko nasasabihin sa inyo kung ano ang mga tamang sagot kasi madali na lang yan. Maliban na lang sa number 6 na wala talaga yan sa mga signages. I don't know kung anong sign yan. I research it on the Google, wala pa din. Grabe na yung research ko dyan, wala akong makitang ganyang signage. First time ko ding makakita ng ganyan. Kaya bonus natin dyan, ang dapat na sagot natin dyan is, I'm handsome, I'm pretty. Noted dapat yan. Okay? Gets? Napakadali ng task number 1. Ngayon, sir, may tanong. Sir, letter and words po ang task 1 or letter lang po? The correct answer is letter only. Para hindi na kayo mahirapan. Letter only ang isasagot. Okay? So, ayan na. Letter only ha. Nasagot ko na yung question mo. Red?
Kung meron kayong question, type agad. Okay. So wala nang question, alis na tayo sa task number one. Magbibigay ako ng ilang segundo para ano, kung meron, pagsabi ng meron pa po, para hintayin ko yung tanong ninyo. Sir, okay, meron. Sir, paano pag may nagawa na tapos letter and words, uulitin po ba? Kung nagawa mo na at kung sa tingin mo ay tama yung ginawa mo, walang mali, dahil mayroon tayong dinagdag, pabayaan mo na. Okay? I will consider it. Kung may nagawa na, Elijah. Pero kung sa tingin mo ay mali yung nagawa mo, ulitin mo na lang. Gets? Okay, gets. Thank you, Miss Shandy Kagurungan. Okay. Noted, sir. Mr. Elijah. Okay, wala nang question? Wala nang question, guys? Aalis na tayo. Pupunta na tayo sa task number 2. Okay, wala na. Task number 2. Okay, punta. Sundan agad yung task number 2. Ang nakalagay dyan is choose the modal that best completes each statement. Write the letters of your answer in your notebook. Again, hindi tayo gagamit ng notebook, kaya sa papel lang. So, andun sabi dyan, modals po ang ating lesson dito. So, ano daw? Hahanapin natin yung best modals. Kung wala tayong idea about modals, bago tayo sumagot, meron tayong, ano tawag nito? Meron tayong discussion dito in the following page. Nandyan yung mga modals, ano yung ibig sabihin ng modals. So, bago dapat tayo sumagot dito, dapat nabasa na natin yan on page 8. Nandyan ang mga modals. Sana binasa nyo para hindi nagkakamali. Okay? So, ano yung mga modals? Bago natin ito sagutan ha, yung task number to, pupunta muna tayo sa discussion saglit lang about modals. Meron tayong, dito sa lesson natin, meron tayong tatlong klase ng modals na kailangan natin malaman. First is modals of permission. Okay, pangalawa, modals of prohibition. From the word prohibited or prohibit. Prohibition. And the third is modals of obligation. Ayan yung tatlong modals na kailangan nating kilalanin ngayon bago tayo sumagot sa task number 2. Para hindi tayo magkakamali. Okay? So ano yung mga modals na yon? Tatlong klase ng modals. The first is modals of permission. Pangalawa, modals of prohibition. At ang pangatlo is modals of ano yung pangatlong modals? Obligation. Ayon. So dapat nabasa niyo yan para maintindihan natin. So ngayon, ano ba yung modals of the first modal is ano ba yun? Modals of permission. Oh, by the way, saan ba natin ginagamit itong modals class? These are auxiliary verbs or mga verbs na tumutulong in the sentence to make it complete. So, yan yung trabaho niya. Okay? So, maliwanag yan, ha? So, now, let's go first with the modals of permission. Okay? Punta muna tayo dyan. Yan yung permission. Can and could. So, madali lang tandaan. Ibig sabihin, pag may permission, nag-a-ask ng ano ba ang Tagalog sa permission? Permission. Nagpapaalam. Okay. Can I get it? Can, no? Para din siyang ability. So, pero dito sa atin kasi from the word permission, iba yung kanyang use dito. So, parang nagpapaalam siya. Pahintulot. Ayan. Yun yung tamang word, hindi nagpapaalam kasi parang iba yun, no? Pahintulot. Okay. Humihingi ng pahintulot pala. Ayan. So, yan yung modals. Humihingi ng pahintulot. Modals of permission.
So madali lang intindihin yan, guys. So yan yung can, could, and may. So pag sinabi natin can, meron tayong example dyan, I believe I can fly. Tapos meron tayong tatlong klase ng ano dyan, modals. Can, could, and may. Saan natin ginagamit ang could? Okay? Or saan natin ginagamit yung can muna? First is to use, to ask for, and give permission. Ginagamit natin sa paghingi ng pahintulot. Okay. How about could? More polite. Humihingi pa rin siya ng pahintulot, pero mas magandang gamitin. Mas, ano ba yung polite sa Tagalog? Mas magalang ang dating. Pag could ang ginagamit natin. Yun yung pagkakaiba ng can, ha? Can and could. Pag sinabi natin can, yes, you can use lahat ng permission, pwede mong magamit. Pero pag tinanong natin or ginamit natin yung could, mas magalang siyang gamitin kaysa sa can. Kasi parang bossy yung dating nung can, eh. Alam nyo yun? Then yung can, polite, masyadong magalang. Okay? Magandang gamitin. Kahit saang situation. And then the third one is yung may. Pag sinabi natin may, mas kagalang-galang. Mas napakagandang gamitin. So yun yung mga permission class, ha? Now, let's go with prohibition. Pag sinabi natin prohibition class, take note of this. Ito yung mga bawal. Mga words na bawal or negative. Don't. Bawal. Okay? Something negative yung ano niya, yung dating. Then, ano pa? Ano ba pag sinabi natin prohibition? Prohibited. Bawal. Bawal nga. Okay, yun. So, and then, ang meron tayong tatlong, anong ilang words dyan sa ating prohibition? Meron tayong don't. Meron tayong prohibition. Ay, meron tayong can't. Meron tayong must not or mustn't. Ayan yun. O, dalawa lang pala. Ito yung sa prohibition natin. Okay? Can't and mustn't or must not. Okay? So, dalawa lang yung ginamit natin dyan. So, pag sinabi natin can't, it's used with dealing with something against rules, laws, and signs. Ibig sabihin, sabihin natin dito, ito yung mga, ito yung ginagamit natin pag something against tayo sa isang bagay. Can't, I can't do that. For example. Oh. Diba? Now, let's proceed with obligation. Bilisan natin to. Obligation natin is, ano ba yung Tagalog yung obligation? Ano ba yung obligation? Tagalog. Meron bang makakasabi sa akin ng obligation Tagalog dyan? Kung sino yung mga nakikinig? Obligasyon. Tama ba yung Tagalog ko? Obligasyon? Tama naman siguro yun, no? Okay. So, ikaw, may obligasyon ka. Pag has, singular. No, pag have naman, plural yon. So, dapat plural yung subject natin. Alam naman natin yan lagi. So, meron tayo dito, has to or have to. Pangalawa, meron tayong must. Bumalik na naman si must, no? Bakit niya pabalik-balik tong si must? Kasi si must, you can use either way, kahit saan siya pwede. Kasi bakit? Ano bang ibig sabihin ng must? Bakit ba pag sinabi nating must is yung ano talaga? Pag sinabi nating must ay yun yung tipong kailangan talaga nating gawin. Kasi pag hindi, merong something na ano, mangyayaring masama. Okay. And then, dalawa lang din sa obligation. Number four is no obligation. Apat pala to, no? No obligation. Don't or doesn't, something like that. So, ito yung ibig sabihin natin sa number 3 natin, guys, ha? Obligation. Ayan. Has or have, meaning to say, to set by authority. Ang magsiset ng obligation ay meron siyang authority.
Halimbawa, government. Ayan, yung example dyan. Must set by speakers. Anong ibig sabihin yan? Ako, sabi ko, yan yung ibig sabihin. Sabi ko, bawal. Bawal yung ganito. Pag sinabing must, set by speaker, ako yung speaker. Pag sinabi kong bawal, bawal. Okay? Okay, so naintindihan na ha? Okay, proceed na tayo ngayon. Meron na tayong background kung ano yung modals natin. So, pwede na tayong sumagot sa learning task 2. Ang sabi dyan, choose the modal that best completes each statement. Write the letters of your answer in your notebook. Ngayon, bibigyan ko kayo ng bonus question sa learning task 2. Anong gusto nyong number? Ang gusto nyong magiging bonus natin? Oy, may bago tayo mag-proceed. May nagtanong dito si Goku Saiyan. Goku Saiyan. Kung sino ka man, Goku Saiyan, gusto ko palitan mo yung name mo kasi hindi kita kilala. Baka hindi kita students eh. Okay? Sir, Garcia po to. Paano po kung nasulat? Sinong Garcia ba yan? Okay? Sir, Garcia po to. Paano po kung nasulat ko na sa notebook lahat ng task ko? Ayan ang problema ngayon. Hindi ka ba nagbasa ng mga nakaraang chat na sa papel, hindi ka nagtanong sa mga classmates, may message din ako. So, kailangan mo yung isulat sa papel kasi yung pagpapasa niyan, hindi notebook ang kinokolekta. One whole. Okay? Okay, Mr. Goku Saiyan, I hope na nakatulong yung tanong ko sa'yo. I mean, yung sagot ko sa'yo. Ngayon, gusto ko palitan mo yung pangalan mo, okay? Para makilala kita. Oh. Paano po pag wala pang module ng English? Bakit ka pa walang module? Rose Ann Martinez. Asan yung module mo? Hindi ka ba kumuha ng module? Pumunta ka sa school, papuntahin mo yung parents mo, hindi pala ikaw, kumuha ka ng module mo doon. Hanapin mo yung advisor mo, mag-chat ka sa advisor mo na, ma'am, wala pa po akong module. Pwede ko bang kunin sa school, papuntahin ko yung parents ko. Dumating na tayo sa ganitong time, tapos wala ka pa rin palang module. Pa, hindi ka ba nag-worry na ikaw lang yung wala pang module? Oh. Okay, ako na magsiset kung saan ang ibobonus ko dito. Number one. Number one, gusto nyo? Okay, number one na, sinabi ko na eh. Okay. Number five na lang. Number five na lang? Okay, number five, sige. Oh, wala nang changes ha. Number five na yung ating magiging bonus sa ating ilalagay ko na dito. Bonus ko na to dito. Okay? Number five. The question is a controlled room. Unauthorized persons blank come out inside. Then the choices are don't have to, can't, wouldn't, or letter D, couldn't. Saan kaya ang tamang sagot? The correct answer is letter D. Bonus yan ha. Ah, okay. I'm sorry pala, Miss Rose Ann. Sir, kung kapitbahay po namin ang walang module, wala pang module, hindi ako. Oh, hindi mo naman pala kasi agad sinabi. Na ikaw, hindi pala ikaw eh. Oh, problema ng kapitbahay mo yon. Okay, huwag mo nang problemahin. Oh, pwede mo rin i-advise sa kanya yung sinabi ko. Okay? Okay, gets na tayo ha. Ganun lang kadali ang task number 2. Kung kilala natin sila modals, yung tatlong apat na modals na diniscuss natin, obligation, permission, ano pa yon?
Obligation, permission, prohibition, and no obligation. Kung kilala nyo yon, napakadaling sagutan yung learning task 1. Ay, learning task 2. Okay, tapos na tayo sa learning task 2. Ngayon, I will entertain questions. Meron ba? Comment agad. Sir, number 1 na lang yung comment. Bonus, I mean, bonus. Tapos na ako magbigay ng bonus na kapag decide na ako, it's number 5. Nabigay ko na rin yung tamang sagot. And the answer is letter D. Sir, copy and answer. Miss Tricia, it's not copy and answer. Huwag na nating pahirapan yung sarili natin. Kung nasulat na, na copy and answer, it's okay. Pero kung hindi pa, answer na lang. Sir, pwede ba mangopya? Depende sa'yo. Kung mangopya ka, as I told you, number 1 yung kokopyahan, yung answer sa likod ng module, mali-mali ang sagot. Ngayon, kung mangopya ka sa classmates mo, mangopya ka lang, hindi mo babasahin yung lesson mo, wala kang matututunan, it's your loss. Kasi nangopya ka lang. Sir, pwedeng isagot yung mga modals kahit di kasama sa lesson? No? Bakit mo isasagot yung hindi kasama sa lesson? Dapat nandun lagi sa lesson natin. Dapat naka-align lagi ang inyong mga gagawin dun sa lesson natin. Okay? Sir, sasagutan po ba yung nasa baba ng task 3? Wait lang po, Miss Samantha Magalona. Wala pa po tayo sa task 3. Nasa task 2 pa lang po tayo. Wala nang question about task 2? Sir, permission pa rin po ba yung can, sir, kapag example, we can still make it? Permission pa rin ba yon? Hindi siya permission. Bakit? It's, iba na yung use niya dyan. It's an ability na. We can. No? Kaya natin, ability na yung kanyang, ano? Still a modal, but yung use niya sa sentence is not permission. Ano na siya? Ability na siya. We can. Ibig sabihin, kakayanan mo na na magawa yung bagay na yon o hindi. Gets mo, Red? No? So, yung sentence mo na yan, we can still make it. The can there is not ano, permission. But still, it's a modal. Modal pa rin yan. Pero hindi siya permission. It's ability. Okay? Wala nang ano, question. No question at all? We can proceed now? Can we proceed now to task number 3? Oh, sir. So, sir, hindi na po magbibigay ng answer sa permission. Hanggang no obligation. Parang example lang po yan. Siya ganun. Ano? Kenneth? So, sir, hindi na po magbibigay ng answer sa permission. Hanggang no obligation. Parang example lang po yan, ganun. Hindi ko talaga naintindihan. Sorry, Kenneth, ha? Pero kung pag-usapan natin yung task number 2 class, napakadali lang. Answer lang, letters lang ang ilagay nyo dyan. Okay? Wala nang ibang ano. Mamili na lang kayo ng sagot nyo. Nandun na yun sa discussion yung ano, yung sa discussion yung mga sagot. Intindihin lang natin yung discussion yung diniscuss ko ng konti kanina. Okay, noted? Wala na? Okay, let's proceed task number 3. Okay? Task number 3 class, ito, medyo complicated, konti. Bakit? Ang sabi dito sa, makinig mabuti, hawak ang papel ha, ang module para meron kayong matake note dyan. Mamaya,
Magtatanong na naman sa chat, sir. Isa-isa na naman. Magchat-chat kayo sa akin. Ilan kayo lahat? 200 plus. Magchat-chat kayo isa-isa. Nako. Ang dami kong re-reply yan. Tapos isa lang yung question. Tapos pag nagme-message naman ako dun sa ano, dun sa group chat natin, hindi naman binabasa. Hindi naman nagbabackread. O, di ba? So, listen carefully on task, learning task number 3. Ito na. Ang sabi dyan, instruction. Read the infographics. What do you mean by infographics? Yan yung mga picture na merong mga information. Yung mga nakikita natin sa public, no, na mga pupunta tayo ng hospital, pupunta tayo sa mga public places, mga malls, makakita tayo ng mga infographics. Ibig sabihin, may mga pictures tapos mga information na rin malalaman doon pag pinasa natin. So yun yung infographics, katulad ng nakikita niyo diyan sa module niyo ngayon. May mga picture, ayan. The picture is all about ano, no, virus, yung pag shake hands natin sa kapwa natin. So ayan. So read natin yung instruction, read the infographics below from the World Health Organization. Identify the models. Maliwanag yan guys, ha. Identify the models used in each picture and use them in your own sentence. Napakaliwanag. Dalawa lang ang gagawin natin dito. Nakikita niyo yung mga words dyan, yung sentence dyan sa may picture, number one. I-identify lang natin dyan kung saan dyan yung mga models. For example, should I avoid shaking hands because of the new coronavirus? Example yan, ha? Okay, para meron kayo idea, bibigyan ko kayo ng example. Yan yung example ko. Should I avoid shaking hands because of the new coronavirus? Remember, dalawa ang gagawin natin. I-identify first. Saan ang models dyan sa sentence na yan? Ang models dyan is yung should. Dapat na-identify mo yan. So number one, should. Yan yung modal. Modal should. Tapos, ang task na gagawin natin is pagkatapos ma-identify is use it in your own sentence. Ibig sabihin, gagawa ka ng sarili mong sentence. Gets mo? Gamit yung modal na should. Okay? So, 1.4, identifying the models, and another 1.4, your sentence. 2 points yan, lahat. Gagamitin mo yung should na modal sa yung sariling sentence. Okay. So, example ko yan, ha. Hindi ko na yung isasali sa ano, pagbibilang. Sample yan. Bonus ko yan. Ngayon, dyan ka na sa sentence number 2. Yes, respiratory viruses can be passed by shaking hands and touching your eyes, nose, and mouth. Identify mo dyan. Pati yung isa, great people with a wave, a nod, or a bow instead. Okay? So, identify mo yan isa-isa dyan, tapos gagawin mong isang, gagawa ka ng isang sentence out of the models na napili mo dyan. Napakadali ng 3, di ba? Oh. 7. Okay. Question. Punta tayo sa infographics number 2, page 8. Oh, napakadali dyan. Is wearing rubber gloves while out in the public effective in preventing a new coronavirus? Identify the models. Gawa ka din ng sentence pag may napili na kung saan ang models dyan. Next is number regular washing your bare hands offers more protection against catching COVID-19 than wearing rubber gloves. So, piliin ang models at gumawa ng sariling sentence. The same sa infographics number 3.
Okay. Yan ang ating task number 3. Napakadali lang. May tanong, taas ang paa. Nagbigay na ako ng bonus dyan, ha? Kaya, kada isang number po, sir, dalawa sagot. Yes, possible dalawang sagot. Possible yun, pinaka-minimum yun. Bakit? Malay mo, sa isang sentence dyan, merong tatlong modals. Meron palang tatlong modals, hindi natin alam. O, hindi ko sasabihin. Hanapin mo yung modals, depende sa modals na makikita mo. So, the more answer you have, the more points you will have. Gets? Okay. So, madali lang yan. Wala nang tanong. Okay, noted ah. Sir, kada isang number po ba dalawang sentence gagawin or nakabase po siya sa nakikita naming modals? Yes, kakasagot ko lang, nakabase siya sa makikita niyong modals. Kung tatlo ang nakita niyong modals, din tatlong sentence din ang gagawin. Okay. Maliwanag na, Kenneth. Okay. So, thank you. Pupunta na tayo sa learning task number 4. Learning task number 4. Once upon a pandemic. Na ano na ha? Nandiyan na ha? Ang ating instruction is, copy and complete in your notebook the dialogue by supplying phrases or modals and plus verbs expressing permission, obligation, or prohibition, whichever is necessary. Madali lang. Bakit? Ang sabi sa instruction, copy and complete. Ito yung time na to ay kokopya na tayo sa papel, hindi sa notebook. Kokopyahin. Then ipoprovide natin ang tamang sagot sa mga blanks. Ano ang ipoprovide natin? Modals at verbs. Okay? So, mamili ka, isip kang mabuti, analyze mong mabuti ang every sentence, kung ano ba ang tamang modals dito. Modals of permission ba to? Obligation ba to? Prohibition ba to? Okay? Kung necessary na kailangan natin samahan ng verb, pwede. Kung kailangan talaga. Pero kung hindi naman kailangan, modals lang. Okay? So, ganun lang ang ating gagawin. Gusto nyo ba ng sample? Okay, again ha, maliwanag yon na kokopyahin natin to sa ating papel. Tapos, ipoprovide natin ang tamang modals at adverb. Okay, example, bonus na naman. Ayan. Gusto nyo ba ng bonus? Okay, example. Yes, Mr. Ariel. Okay, guys. Sasabihin ko na naman ulit, ha. Mamaya, pagkatapos ng ano natin, stream natin, yung mga profile nyo dyan sa YouTube nyo, profile sa Facebook, papalitan na. Sa susunod na magpapatawag ako ng meeting, pag walang profile, hindi ko nakikita yung mukha nyo dyan, aabsinan ko na kayo. Okay? Maliwanag yan, ha? Tapos, ang pangalan dapat buo. Okay? Noted yan. Okay, example for once upon a pandemic. Okay. Siyempre, sisimula natin yung dyan tayo mag-example sa number one. Okay? Ang sabi dyan, sabi ni Anna, it's a conversation between Anna and Andy. So sabi dyan, I was not born with a golden spoon in mouth. So there is nothing I can do to survive the situation I am in the present.
So Andy said, likewise, we both grew up and raised in love, faith, patience, and perseverance. We, that is number one, blank, strong. Ano kayang models ang pwede dyan? Nasa tingin nyo, kasi ang sabi models, kung necessary naman, pwedeng lagyan ng verb. So ang tamang sagot dyan, class, ay we must. Oh, mali ka, Tricia. Have to, no. We must be. Yung model natin is must, and yung ating verb is be. We must be strong. John Mark, sir, hindi ko po, sir, hindi ko po sinulat yan, sir. Nakailang mali po ako. Oh, ngayon, alam mo na. Isulat mo na. Tapos, huwag ka nang magkamali. Okay? We must be strong. Oh. Yan yung sagot, Ken, ha? Noted for that. So, dapat, ang sagot, ang ating modals is must. Tapos yung verb na dinagdag natin is the verb be. So we must be strong. That is example number one or bonus question for task learning task number four. Yes, we must be. Oh, tapos meron na tayong number 2 dyan, number 3. Basahin nyo lang at intindihin nyo yung question, guys, para ma-analyze natin kung ano ang tamang modals na ipoprovide natin dyan. Tsaka verb. Kung hindi natin alam, magpatulong tayo sa nanay, magpatulong tayo sa tatay. Huwag lang kumopya doon sa likod dahil mali-mali ang sagot doon. Tsaka, hindi kompleto. Di ba? May ibang mga tasks na walang sagot. Huwag kayong mag-rely doon. Okay? So, gumawa ng paraan para basahin mo, para maintindihan at meron namang papasok sa ating mga pag-iisip kahit konti. Oh, tapos na yung example ko. So, wala na dapat magtatanong sa learning task number 4 dahil napakadali lang. Again, ang learning task 4, ito yung time na to na kokopya na kayo. Copy and answer na sa papel. Okay. Question. Sir, pwede po, din po bang verbs lang ang sagot? No. Hindi po, Miss Bianca. Sabi ni Miss Bianca, sir, pwede din po bang verbs lang ang sagot? Hindi po. Meron talagang modals. Okay? Maliwanag yan, ha? Okay. Task 5 na po, sir. Okay, let's proceed to task number 5. Wala nang nagtatanong eh. Let's proceed. Ito, maraming tanong dito. Naiinis talaga ako dito. Okay, task number 5. Makinig mabuti. Ang sabi sa instruction, using the infographic below from the World Health Organization, convert it into dialogue between two members of the family using phrases or modals plus verb expressing permission, obligation, or prohibition. Write the putol. Write the putol. Okay? Write your answer in your paper. Yun na lang siguro. Okay? So, ang gagawin natin dito, guys, is gagawa ng dialogue. Ano ba yung dialogue, sir? Pag-uusap. Kasi maliwanag doon sa instruction na dalawang members ng family, i-convert natin tong infographics na to sa dalawang members ng family. Nag-uusap. Parang nandun, kita nyo kanina, sa task number 3, ay number 4, once upon a pandemic. Yung once upon a pandemic, guys, is the best example of dialogue. Nandyan silang dalawa, nag-uusap. Okay?
So, ganyan ang gagawin ninyo. Gagawa kayo ng sentence based dito sa pictures na to. Okay. Meron dyan sa pictures na yan. Wash hands with soap and water regularly. So, yung mga sinabi dyan, dapat makikita sa conversation. Oh, example. Hey! Hey, John Ray! O, for example, si John Ray at ako nag-uusap. Ako yung big brother ni John Ray. For example, hey, John Ray! Wash your hands with soap and water regularly. Specifically, you're after coughing. O, di ba? So, meron ng conversation. Tapos, sasagot na naman si John Ray. Okay, brother, thank you for reminding me something, blah, 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 blah. So, isang buong conversation. Dapat makikita parang once upon a pandemic. Oh, di ba? Madali lang? Oh, madali lang. So, yung apat na picture dyan, guys, parang isang buong picture lang yan eh. Oh, hindi pala. Ang ibig kong sabihin dito is, itong apat na picture na to, gagawan mo ng dialogue. Short dialogue lang. Huwag mo nating pahabain katulad nung sa once upon a pandemic. Siguro mga 8 sentences bawat picture. Nakita nyo to? Bawat isang infographics, isang dialogue. Dialogue nito, na naghugas ng kamay. Itong number 2, avoid unnecessary exposure to the ill person. Yan. Gagawan nyo ng dialogue yan, ng ano, dalawang members ng family. Next, ito namang picture na to. So, bali guys, apat na dialogue yung aking makikita sa papel. Kung mahaba yung dialogue nyo, so why not? Diba? Pero, I just required you into at least 8 sentences. Or 10. Sige, pagpalagay na natin 10 sentences para hindi naman siya ganun ka-short yung conversation. Isang infographics, ito yon. Isang infographics, isang dialogue. Pangalawang dialogue, tatlong dialogue, apat na dialogue. So kung hindi magkakasya sa isang papel, ang ano isang dialogue, so apat na papel para sa apat na infographics. Question? Sir, yung sa unang picture, putol po yung sa pinakababa. When hands are visibly. Oo nga, putol nga. Huwag mo na isali yun. Huwag mo nang gawa ng dialogue yun. Putulin mo din. Okay? So, apat na dialogue ang makikita ko, ha? Okay. Maliwanag. Question. No question? Sir, bawal po magkabilaan sulat ng papel? Bawal. Huwag na tayo magkabila-kabilaan pa. So, sa isang papel, harap lang ang may sulat. Huwag kabilaan. Okay, task 6 na. Oh, wala nang sagot, ay wala nang tanong. Okay, malapit na tayo matapos. Task 6. Ang sabi sa instruction, get an article from newspaper, journal, or other online sources. Maliwanag yun, guys. Okay. Hindi lang newspaper ang tinutukoy dito. Pwedeng journal, pwedeng online resources. Pag sinabi natin journal, yun yung mga magazines, meron yan, maraming journals doon. Kahit sa newspaper, guys, may journal. Okay? Online resources. Pag mga sa mga balita, mga ganyan. Mga statement. Yan yon, online resources na kinukuha natin sa internet. Ayun yon. Ano bang ibig sabihin itong si ano? At ulitin ko ha, bago ko mag-proceed sa task number 6. Read
ilang sentence po ba kada picture? Sabi ko at least 10 sentences. Kung mahaba, bahala ka na. Okay? Next. Sir, tapos na po ako ako sa English. Kaso back-to-back po iyon. Back-to-back mo ba sinulat yung papel mo? Bakit ka nag-back-to-back? Okay. Magkabilaan din daw si ano? JC Lane. Bakit kasi kabilaan? Ang pangit kaya ng kabilaan. Mahirap yun basahin kasi bakat-bakat. So, let's go to task number 6. Pwedeng sa newspaper, maliwanag ha. Pwedeng sa newspaper, pwedeng sa online. Pwedeng kumuha sa online, sa Google, hanap kayo. I-print. O, pwedeng ganon. Tapos, pwedeng sa journal. Then, ang gagawin natin, ika-copy yung nakuha nating resources. Ipipaste natin sa ating papel. Gets? Yung nakuha natin sa newspaper, nakuha natin sa journal, nakuha natin sa internet, ipiprint natin pag sa internet, pero pag sa journal, gugupitin, pag sa diaryo, gugupitin, ipaste sa papel. Malinaw, maliwanag yon. Then, highlight each modal used in the article. Siyempre, babasahin mo ngayon yung kinuha mo sa internet, kinuha mo sa diaryo, kinuha mo sa journal. Babasahin mo at titingnan mo nasan ba dito yung ating modals. Nasan ba ang permission dito? Nasan ba ang ano ba to? Prohibition, etc., etc. Then, identify if the highlighted modals express permission, obligation, or prohibition. So, yun na. Nakahanap na ng papel. Sa newspaper, na-paste na sa papel natin. Ahanapin mo ngayon yung modals. I-underline mo. Ito yung modals na to. Modals, 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 modals. Pagkatapos ma-underline ng modals, i-identify mo siya ngayon. Anong klaseng modals to? Modals of permission ba to? Modals of prohibition ba to? Ano pa? Ano yung pangatlo? Modals of... Nalimutan ko pa agad yung pangatlo. Ah. Ano ba yun? Modals of permission... basta yun na. Hirap. Nalimutan ko kaagad. Ano bang kasing modals yun? So, ganun ang ilalagay. Tapos, pag na, ano na, pag once na-highlight na, ito, modals of prohibition to, lalagyan ng highlight. Paano ba mag-highlight? Siguro, colored pencil. Highlight natin. Pag orange, ibig sabihin, prohibition. Pag red, ibig sabihin, permission. Pag green, ganon-ganon. At yung isa, yellow, depende na kung anong highlights ang gusto nyo. Okay, sige, pagbigyan ko kayo. Yung mga nakasulat na ng back-to-back, okay, walang problema. Wala tayong pag-usapan dyan kasi nasulat na. Pero sa susunod, hindi naman kayo nagtanong kung back-to-back ba. Wala naman nagtanong sa akin dyan kahit isa kung back-to-back ba. Mali nyo yun kasi hindi kayo nagtanong, hindi pala kayo sure. Okay? Oh, sige, pagbibigyan ko kayo, may pagkukulang din ako dahil hindi ko nasabi na back-to-back ba. Sige, aminin ko. So, okay, pag back-to-back, walang problema. Walang problema yan. Kung nagawa na sa mga hindi pa nagawa, huwag na kayo mag-back-to-back sa susunod na mga activities. Okay? So, maliwanag yun na. I-highlight back to task number 6. I-highlight yung ating modals. Kayo na bahala kung anong color coding sila. Okay? Sir, tanong lang po. Nang kaibigan ko, di po siya makanood. Anong tanong mo? Sir, tanong lang po ng kaibigan ko. Ano tanong ng kaibigan mo?
Thank you, Christopher. Modus of obligation pala yon. Okay? Pwede daw po kahit ilang task sa isang papel, pero bawal back-to-back? Pwede. Okay, pwede. Basta malaki pang space, tapos task na naman, iduduto mo, pwede. Okay? Okay, maliwanag ang task number 6. Walang tanong? Sir, pwede po, pwede ko po lahat sa notebook. Sir, nasulat ko po lahat sa notebook. Kasi nasulat ko po lahat sa notebook. Okay, paano ba 'to ngayon? John Christian, Mr. Garcia, wala kasing notebook eh. Kahit sa ibang section, hindi notebook. Pag nag-submit ka ng notebook, ikaw lang nag-iisang notebook ang magpapasa ng notebook. Pero sige, pag ano kita, walang problema sa akin, pero papayag ka ba noon na ikaw lang na iba pag nagpasa? Notebook lang. Oh. Sige, pag-isipan mo yan ha. Sir, pwede po underline kapag mag-highlight? Oh, pwede. Pwede naman, pero dapat naka-highlight. Ibig sabihin talaga ng highlight, dapat makikita mo kaagad na naka-highlight, hindi yung underlined lang. So, dapat naka-highlight. Diba? Sir, ikaw na po magbigay ng color ng mga modals para po pare-parehas. Hindi. Iiwan ko yan sa inyo. Bahala na kayo kung anong gusto nyong kulay. Basta, naka-highlights. Okay? Sir, basta ginamit sa ability yung permission, di na po pwede sagot. Hindi kasi, alam mo Bianca, yung ability and permission, magkaiba yon. Pero, I mean, magkaiba lang sila ng use. Parehas ng modals, pero different ang usage. So, hindi mo pwedeng masasabi na hindi na pwede itong gamitin kasi nagamit ko to sa permission. Itong ability, hindi na pwedeng gamitin to, itong kana to kasi ability to. Hindi. Pabalik-balik lang yung models natin eh, pero different ang usage. So, pwede mo siyang gamitin pa din. Okay? Depende lang sa use. Okay? Sorry sir na lang ako, di ako maka-join kanina eh. Sorry po. Okay, basta nakahabol. Marami na kaming na-discuss Renville, kaya humabol ka na lang, magtanong ka na lang sa classmates. Okay? Sorry sir, na-late po ako. Okay lang. Oh, wala na question sa task number 6. May question pa ba? Wala na. Okay, wala na nag-question. Maliwanag ha? Maliwanag yon. Sir, pwede po ba i-print yon? Anong ipiprint mo? Task number 6. Pwede. Pwedeng i-print pag sa internet ka kumuha. Pag sa dyaryo, cut out. Pag sa ano, pag journal, cut out mo. Ika-cut mo lang, ipipaste mo. Pag print, ika-cut out mo pa rin. Pagkatapos mong iprint, tapos ipaste. Tapos highlight. Okay, so let's proceed to task number 7. Okay. Take note ha, task number 7 na tayo. In your notebook, copy, study, and underline the different modals mentioned in this song. Then analyze if the said modals expresses permission, obligation, and prohibition. Okay. Guys, itong task number 7, madali lang din. Parang task number 6 lang. Doon sa task number 6 nga lang, kinuha mo sa different resources like newspaper, journal, or online resources. Ito provided na. Nandito na. Ito yung kantang honesty. Ngayon, dito sa kantang honesty na to, wala iba tayong gagawin kundi i-underline lang nasan yung mga modals.
Pagkatapos underline lahat ng mga modals, i-highlight na naman natin anong klaseng modals to. Same pa rin doon sa task number 6. Halos parehas lang. Sir, paano kung tama yung sagot tapos bonus pala? Eh di tama ka pa din. Bonus eh. Pero pag mali, tama ka pa din. Pag tama, tama. Ikakopy po ba yung task 7 o isulat lang yung modals? No. Kasi kailangan mong ikopy to. Copy. Okay? Honesty. Tapos underlined mga modals, then highlight. Okay? Anong klaseng modals? Modals of prohibition, obligation, permission, yon. Ikakopy po natin, Kenneth. Okay? Ikakopy. Okay. Any question? Task number 7? Wala na? Okay. Wala na. Proceed tayo sa task number 8. Ito, may rapi-rap to. Kaya makinig mabuti. Lapit na tayo matapos ha. Hi, Peds. Ngayon, karating mo lang, Peds, ah. Saan ka galing? Sabi ni John Christian, Sir, pwede po ba i-transfer yung notebook sa one hole kahit punitin ko na lang yung notebook, sir? O, pwede. Sige, okay na yun. Transfer mo na lang. Punitin mo, tapos idikit mo na lang sa papel. Para nasa papel pa din. Kasi nakakaano naman na magpapasa ka na, ikaw lang yung naka-notebook. Yung mga hindi tunay na pangalan yung nakalagay dyan, pasensyahan talaga tayo pag hindi nyo chinange yung name nyo ha. Kasi pag nag-check ako ng attendance, tapos wala kayo dun sa listahan ko, eh ma-absent talaga kayo. Kasi sabihin ko, sino ba to si Peds? Hindi ko naman kilala to. Wala naman dito sa listahan ng mga students ko. Oh. Kaya Peds, palitan mo na yung pangalan mo. Alam ko na ikaw si Fernando F. Sorry Jr. pero palitan mo na yung pangalan mo. Kasi mamaya, pag chine ko yan, after ng meeting natin na to, isa-isahin ko yan lahat nang nagpunta sa ating stream ngayon, yung pumasok sa stream natin. Ibig sabihin, pag nandun pangalan mo, yun ang susundin ko. Pag mali yung pangalan mo dyan, sino ba to si Peds? Sino ba to si ano? Oh, di ko naman to kilala. Wala dito sa listahan ng mga students ko. Kaya ma-absent ka. Gets? Okay, Peds. Pagbibigyan kita ngayon. Task number 8. Makinig mabuti. Identify the modals used in the sample memorandum of agreement, MOA, below. Analyze if the said modals expresses permission, obligation, and prohibition. Write your answer in your notebook. Okay. So guys, itong makikita mo ngayon ay sample ng memorandum, agreement memorandum. Ngayon, agreement memorandum. Kung babasahin ninyo, mahaba, no? Tapos, ano, kasi pang legal matters to guys, eh. So, ang gagawin lang natin dito, guys, ay titingnan natin bawat paragraph or bawat sentence. I-analyze mo bawat sentence kung meron ka bang nakikitang modals. Analyze. Answer lang. Answer lang dito ha. Hindi to copy and answer. Hindi.
answer only. Kasi kung kukopyahin mo to, oh, ang haba-haba nito. Okay? Analyze bawat paragraph. Analyze. Na meron bang modals? Pag meron, i-underline mo. Tapos, isulat mo dun sa papel mo. Modal number one na nakita ko, ito. Tapos, anong klaseng modal yan? Permission, obligation, prohibition. Next sentence, analyze ulit. Uy, may nakita akong modals. Sulat sa papel. Anong modals to? Permission. Paragraph number 3, analyze ulit. Hanggang matapos class. Okay? Pero dapat, okay, pero dapat, naka-organize yung pagsulat nyo ng modals. Ang pagsulat dyan ng modals, for example, okay, page, ito, memorandum. Objective number one, Roman numeral number one, objective of the work immersion partnership. Nakikita ba? So dyan, ilagay mo sa papel mo, Roman numeral number one. Objective. Yan, isulat mo yung ano na yan, headings na yan. Tapos sa baba, isulat mo yung mga modals na nakita mo. Tapos, i-analyze mo kung anong klaseng modals yun. Then, pangalawa, responsibilities of the parties. Sulat ulit sa baba. Roman numeral number 2, responsibilities of the parties. Sulat again sa baba. Joint responsibilities. Ito yung mga nakita kong modals. Letter B, responsibilities of the school. Ito yung mga nakita kong modals. Lista sa baba. Anong klaseng modals yung mga nakita ko? Okay? What else? Hindi pa tapos. Letter C, responsibilities of the company. Nakalagay ang headings, letter C. Then, i-analyze bawat sentence. Asan dyan ang nakita kong modals? Anong modals yung nakita ko? Ilista. Okay? Ilista ang modals. Hanggang dumating sa Roman numeral number 3, hanggang sa matapos sa liability. Isa-isa. Sulat ang modals para hindi magulo. Nagets nyo ba? Taas ang paa sa mga nakagets. Maliwanag o hindi maliwanag? Walang sumasagot. Okay, may nakataas ang paa. Yes po, sir. Okay. O sige, maliwanag yun, ha? Isusulat lang ang modals. Walang question? Ganun lang. Walang question? Walang question. Okay. Punta tayo ngayon sa task number 9. Nasundan ba ako, guys? Okay. Kung nasundan naman, okay. So, let's proceed task number 9. Ang sabi dyan, you were to hire an applicant for Ethan and Joy Express. Ito, makinig kang mabuti kasi medyo complicated yung topic na to. Ethan and Joy Express, an online shopping business that sells gadgets such as mobile phones, laptops, tablets, and printers. Prepare a simple one-year contract between you as an employer and the applicant in stating the conditions of the contract. Use modals that express permission, prohibition, and obligation or no obligation. Write, place your contract in your notebook. The contract should contain the following sections. A, salary.
B, benefits and commission. C, selling policies. Letter D, pricing. Ang gagawin natin sa learning task 9 ay gagawa tayo ng contract. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Gagawa ng contract. Kung titingnan ninyo ang task number 8, yun ay contract. Pero ngayon, ikaw mismo, ipagpalagay natin na ikaw yung employer. Meron kang sariling kumpanya na ang pangalan ay Ethan and Joy Express. Mag-hire ka ng tao. Ano ang kontrata ninyo? Nakalagay dyan, salary niya. Okay, for example, this is the contract for the salary. Letter A, salary. Okay, lahat ng ma-hire ay ganito ang sasahurin araw-araw. Yan ang kontrata. Letter B, every quincenas and katapusan lamang siya sa sahod. Letter C, for example yan ha, makinig kang mabuti, kontrata yan. Pagdating ng 6 months, mare-regular siya, tataas ang kanyang sahod. Dahil salary yan. Okay, example ko yon. Letter B, benefits and commission. Ano ang benefits niya sa employer, sa employee mo, na hinire mo, yung nag-apply? Okay, example, benefits and commission. Number 1. All employees of this company, Ethan and Joy Express, shall receive the following. Letter A. Weekly bonus. Weekly performance bonus. How much? Ilalagay mo dyan. Magkano ba ang weekly performance bonus? Kasi benefits nga eh. And commission eh. Commission yon. Then, letter B, every December, the employees will receive 13-month pay or Christmas bonus. Magkano? Ano pang benefits? Ang benefits na makukuha ng employee is, he will receive a, ano ba tawag nito? PhilHealth benefits. Health benefits. Pag nagkasakit, na hospital yung aking mga tauhan, makaka-receive siya ng ganito. Gets nyo? So, gagawa ka ng kontrata. Ano pa? Selling policies. Oh, selling policies. Magkano ba ang presyuhan kung may binibenta ka sa produkto mo? Oh, dapat ito yung kasunduan. Dapat ang presyo ay ganito lang. Hindi tayo bababa sa ganitong presyo. Kasunduan yon. Ano pa? Pricing. O, yun na yun. So, katulad nung task number 8, kung binasa nyo yung task number 8, gagawa ka ng parang ganun. Of course, English. And that will be, pag nagawa mo yun, yung learning task 9, that is 50 points. Pag hindi mo yan nagawa, malaking points ang mababawas sa'yo. Question. Question para sa task number 9. Wala, tumahimik ka. Noted, sir. Isa lang ba estudyante ko dito? Si ano lang ba? Sir, kahit paano, ay, sir, kahit gaano po kahaba kami na po, bahala. Yes. Basta masunod niyo yung apat na nandyan. Yung salary, may kasunduan sa salary, may kasunduan sa benefits and commission, may kasunduan sa selling policies, and may kasunduan sa pricing. Kung makikita nyo yung task number 8, example nyo yun.
Okay? Okay, maliwanag pa sa sikat ng araw. Wala nang tanong? Wala nang tanong? Okay, so wala nang tanong. Learning task 10. Punta na tayo sa learning task 10. Using the contract that you develop in learning task 8, highlight or color the models that express permission with green. Prohibition models with yellow and obligation, no obligation models with red. So guys, meron na palang color coding dito eh. Ito na lang yung sundin natin. Doon sa ano ba yung may color coding? Anong task ba yung sinabi kong may color coding? Anong task ba yun? Sino nakaalala kung anong task yung may color coding? Ito na lang yung sundin natin. Pag nag-highlight guys, pag prohibition, color green. Pag permission, color green. Pag prohibition, yellow. Obligation is red. Yun na yung magiging color coding natin ha. Sa ating models. I-note nyo yan. Pag mali ang color coding, o task number 6 yon. Pag mali ang color coding, ibig sabihin mali ka na rin. Ganyan yung rules natin ha. Pag hindi nasunod yung color coding, mali. Pag highlight mo dun sa task number 6, tapos dun sa task number 7, tapos task number 8, may mga highlights yon. Pag mali yung color coding mo, mali ka na. So, ayusin ang color coding. Okay? So, ano daw yung gagawin sa task number 10? Using the construct that you develop in learning task 8. Actually, guys, mali to eh. Learning task 9 dapat eh. Hindi learning task 8. Kasi hindi naman ikaw nag-develop ng learning task 8 eh. Diba? Ang dinevelop mo is learning task 9. Diba? Tama ako? Oh. So ngayon, learning task 9 tayo. Di ba, gumawa ka ng isang buong taong kontrata sa learning task 9 para sa employees mo. Kasi ikaw yung may-ari ng ano, Ethan and Joy Express. Gumawa ka ng isang kontrata, one-year contract para sa mga employees. Pag nakagawa na ng one-year contract, ang sabi dyan, gagawa ka, tapos yung ginawa mo, dapat mayroong mga models na kikita. Okay. Tapos tayo doon sa task number 9. Sa task number 10, ang gagawin mo naman ngayon is i-review mo yung ginawa mong models sa task number 9. Iha-highlight. Gamit yung mga highlight dyan, color coding dyan sa task number 10. Isusulat mo isa-isa. Ito yon. Ito yon. Sa learning task 10. Answer na lang. Oh sir, ito yung nakita ko sa learning task 9 na ako nag-develop niyan. One-year contract. Ito sa letter A, salary, yan yung nakita kong models. Lagyan ng highlight, color green. Letter B, ito yung mga models na nakita ko, sir, sa benefits and commission, under benefits and commission. Paki-highlight, red. Anong mga red, green, ano yung tawag dyan sa mga models na yan? Ganon ang learning task 10. Questions? Dito, meron questions. Sir, paano po kapag words yung ginamit kapag nag-identify ng uri ng models? Mali ka na doon. Bakit? Kasi highlight, mayroon tayong color coding. Pag kinulayan mo siya ng red, ibig sabihin nun is, that is obligation. Red, tapos lagay mo obligation. Pag mali yung kulay mo, mali ka. Kasi mayroon tayong color coding dyan. Next question. Ate po ako ni Petronilio Bahinting po, Sir Khan. Wala kasi siya, YouTube account. Nakasunod lang po ako sa inyo po at subscribe
na din po ako sa YouTube niyo po. Okay, maraming salamat ate sa pag-subscribe, okay? So sa mga hindi pa pala naka-subscribe diyan, pwedeng mag-subscribe, no? Oh. So 'yan. 'Yan ang maliwanag pa sa sikat ng araw, yung number 10 ha. I-highlight. Pag mali yung highlight, mali ka. So kung words lang nilagay mo, walang highlight, mali din. So dapat naka-highlight tapos ilagay mo kung anong words, kung anong modal, anong klase ng modals 'yan. Okay? Question. Sir. Question from Maki Balana. Sir, bali po doon po kami highlight sa task 9. Okay. Doon sa task 9, wala kang i-highlight doon. Wala kang i-highlight sa task 9. Bakit? Ang task 9, gagawa ka lang ng contract. Pero dapat doon sa contract, makikita mo yung mga modals na ginawa mo. Diba? Gagawa ka ng contract. 1-year contract sa mga employees mo. Pero dapat sa paggawa mo ng contract, nandun yung mga modals nakikita. Gamitin mo yung modals. Walang highlight na mangyayari. Pagdating sa number 10, saka mo hahanapin yung mga modals na nandun sa number 9 isa-isa. At i-highlight mo. Lalagyan ng color coding at sasabihin kung anong klaseng modals yon. Sir, sa task 8 po, highlight din po ng colors. Yes, from task 6, meron tayong mga highlight doon. Ganun na color coding ang gagamitin natin. Okay? So as I said, kung mali ka ng highlight, mali ka ng color coding, mali na yung answer mo. Tapos sir, sa task 10, isusulat po yung mga modals din i-highlight. Yes, isusulat yung modals isa-isa. Sa salary, sir, ito yung nakita ko sa number, ano ha? Salary, letter A, salary. Ito yung mga modals na nakita ko under salary. Letter B, benefits and commission. Ito yung mga modals na nakita ko. Paki-highlights. Tapos pakilagay yung ano nila. Ganon. Ito. Sir, sa task 9 po ba kukunin yung mga modals at i-highlight ng kulay na task sa task 10 or yung task 8 po kukunin? Task 9 ang kukunin. Ilalagay sa task 10. Next. Sir, paano po paulit-ulit yung modals na nagamit? Paulit-ulit din po ba isulat yung highlights? Kung ikaw gagawa ng contract, huwag mo namang ulit-ulitin. Gumawa ka, dapat makikita yung tatlo na modals. Huwag naman yung paulit-ulit. Marami namang kinds of modals eh. O ikaw kaya pakainin ko ng puro ano obligation na modals. Tingnan natin kung ano, di ka ba magsasawa. For example lang, kumain ka puro adobo. Adobo, adobo. Isang buwan ka nag-adobo. Wala talagang ibang ulam, adobo. Di ka ba magsasawa? O. Sir, salamat po. Laki po ng tulong ng pag-explain nyo. God bless po. Okay, very good. Kaya nga meron tayong ganito. So, sorry na lang sa mga hindi umaten. No? Wala silang kaalam-alam kung anong mangyayari. Thanks po. So, guys, maliwanag na sa atin lahat kung anong gagawin natin from learning task 1 to 10. Ngayon, sa mga nandito, announcement ha, sa lahat ng mga nandito, 60 plus kayo nandito ngayon. Unang-una, ang announcement ko, sa mga walang profile picture, pakilagyan ang profile picture. Sa hindi buo ang pangalan, pakiayos ang pangalan dahil pag nag-check ako ng attendance, wala kayong plus points. Hindi ko kayo isasali sa attendance dahil wala kayo sa listahan ko. Pangatlo, lahat ng natutunan natin dito ay i-share sa mga classmates na nagtatanong. Para hindi naman na parang wala silang alam. Baka hindi natin alam kasi
Bakit wala sila dito ngayon? Baka hindi natin alam, wala silang load, wala silang cellphone. Hindi nila nabasa yung announcement ni Sir na dapat mag-online sa YouTube. So maraming circumstances na kailangan natin isipin bakit wala sila dito. So kayo ngayon, very lucky kayo, very fortunate kayo. Huwag niyong ipagdamot yung mga natutunan niyo dito ngayon. I-share sa GC kung meron kayong friend doon, mga classmates niyo, paki-message na ganito dapat ang gagawin. Okay ba 'yon? Para pag sa pasahan, hindi mo kasi lang engot na wala silang kaalam-alam na ganito pala yung napag-usapan natin. Gets? Okay. So, gusto ko lang magpasalamat sa mga nandito ngayon na maraming salamat sa 60 plus na napumunta dito ngayon at nag-effort sa time nila, sa mga loads, sa mga walang internet, naghanap ng cellphone. Thank you very much sa pagpunta. No, I very appreciate every one of you. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe ng YouTube channel ko, please subscribe. Okay? Follow, subscribe, like my videos kung meron kayong time. Okay? Kung wala naman, huwag niyong pipilitin. Okay? Gets niyo na? So I hope, sir, paano po kunwari mo kan tapos nagamit po ulit sa dalawang beses mo? Just, okay, pwede, dalawang beses. Huwag naman para ulit-ulit palagi, basta nagamit ang dalawang beses, okay lang. Kailan po pasahan? October 13 po ba? Okay, mag-announce ako niyan kung October 13 ba talaga kung hindi mababago yung schedule. Okay, so wala nang tanong? Guys, so sana yung mga 60 na nandito ngayon, 60 plus, nakapag-subscribe na kayo sa YouTube channel ko, nakalike na sa mga videos, ha? Huwag niyo yung palagpasin tong chance na to. Magpapatawag pa ulit ako ng another meeting para sa susunod na mga task. Kung meron pa tayong tanong, mag-schedule tayo ulit. Okay? Kung may tanong pa at nakalimutan dito itanong ngayon, pwedeng mag-PM na lang mamaya. So kung meron pa kayong gagawin, pwede nang mag-leave sa ating live. Tapos na tayo sa learning task 1 to 10. Okay? Thank you very much sa pag-support sa ating live stream ngayon. God bless sa inyo. Always keep safe. Lagi. Okay? Basta guys, huwag kakalimutan i-share. Itong video na to, may iwan to sa YouTube channel ko. Pakisabi sa mga students, kung hindi pa nila napapanood, mag-review na lang sila, panuorin nyo na lang itong YouTube na to kung ano yung mga sinabi ko, na maiwan tong video na to sa ano ko, hindi ko buburahin, ha? Para mabasa ng iba na hindi pa naka-attend ngayon. So, yun lang, guys. Maraming salamat. You're welcome. Thank you very much sa pagpunta, sa time and effort. Kung gusto nyo makipagchikahan sa mga Mobile Legend gamers dyan, pwede nyo akong i-friend sa Mobile Legend. Laro tayo sometimes. Okay? Ano pa? Kung meron kayong pwedeng ipa-shout out, pwede nating i-shout out. Message nyo lang ako. Yan. God bless din sa'yo, Miss Marita, Pablo. Sana naliwanagan kayo sa ating mga task, learning task. ID mo, hindi ko memorize yung ID ko. Basta hanapin mo na lang, yung main account ko is Petmalu Lodi. Or i-PM mo na lang ako mamaya. Messenger. Salamat, Renville, Beltran, salamat. Pwede na mag-leave kung wala na kayong question. Buhatin nyo ako, ha, John Mark. Ako magpapabuhat sa inyo. Bigyan nyo ako ng skin. Di ako marunong mag-ML.
Oh, shout out kay Miss Bianca Savina. Shout out sa iyo, Miss Bianca. Pero sa susunod ko ng mga vlogs, guys, kasi meron akong ini-edit ngayon ng mga vlog, ipopost ko pa next. Hindi ko pa tapos, sobrang busy. Shout out ko kayo. Tsaka magla-live ulit ako para sa shout out lang. Okay? Kaya keep in touch. Shout out ko kayo lagi. Shout out kay Renville Di Guzman. Hi, Renville. MCL Kasir. MCL, yes. Nag-join tayo dyan. Sir, pengi lightboard. Wala akong pang lightboard. Yung mga skin ko, guys, either bigay or nakuha ko lang sa mga events. Hindi ako bumibili talaga. Meron akong sumasali ako sa mga events. Bumibili lang ako ng diamonds konti, pero hindi talaga ako bumibili ng skin kasi ang mamahal ng skin. Sumasali ako sa events using diamonds. Yes, MCL winner tayo. Siguro mga nakalimang MCL, na tayo, championship. Nakalimang MCL championship na tayo. Sir, paing skin ni Balmon. Sa isa kong account, kumpleto yung skin ko ni Balmon. Christopher Feryolan, PM mo na lang ako sa ID mo, tsaka PM din kita sa ID ko para magka-ano tayo. Sir. Shout out kay Samantha May Magalona. Hi, Samantha. Kumusta ka dyan? Luke Rosario, wala akong lightboard ni Alucard. Masyadong mahal, 1,000. So, di rin ako Alucard user, kaya wala akong skin ni Alucard. COD. Okay, COD. Naglalaro din ako ng COD, pero hindi masyado. Ang baba ng rank ko doon. Kay Elijah. Minsan lang ako nagsi-COD pag may mga friends ko lang na nagyayaya, ganun. Pero hindi talaga ako into sa COD. Pero may COD ako. Meron din akong PUBG. Yes, PUBG. Meron din tayo dyan. Call of Duty Warzone. Wala akong PS4. Ken. Pero balak ko pang bumili para makapag-Warzone. Balak talaga. Nasa mga ko yan. Wishlist ko yan. So actually, nag-ipon na ako. Pero last year dapat bibili na kami ng PS4, pero hindi siya natuloy. Siguro hindi pa pahintulot para magkaroon tayo ng Call of Duty Warzone. Shout out kay Mark Daniel Gatspo. Ayan, Mark Daniel, kumusta, anong ginagawa mo ngayon? Sir, pabuhat sa ML. Oy, Jessil, naglalaro ka din pala ng ML. Okay, laro tayo sometimes. Add kita. PM ako sa ID mo. Okay? Uy, congrats kay Copper Alcantara. Number 10 daw siya sa Taytay, Karina. Uy, Karina user ka pala. So, laro tayo, pabuhat ha. PS5 na lang, sir, para updated. Yes, kasi palabas na rin yung PS5, guys. Kaya siguro nga hindi ako nakabili ng PS4. Kasi palabas na yung PS5. Hintayin natin yung PS5. Ano best pick mo, sir? Best pick ko ay Natalia, Hanso, yan, MM, Kari, Hanabi, Leslie. Yan, sa pagsa tank naman is basta kahit anong tank kaya kong i-roll yan. Call of Duty, sir. Yes, nag-Call of Duty din ako. Cellphone. 5B5ML, ha. Pwede. Mark Daniel, pwede tayong 5B5. Oh, meron akong 2K20 ngayon. Nag-2K20 ako ngayon. Pero cellphone nga lang. Kasi wala pa nga tayong PS5. Pag nakabili, yes. Pag nakabili, syempre. Ikaw ba, John Mark, meron kang PS4?
Minecraft, hindi ako naglalaro ng Minecraft. Masyadong pambata. Okay guys, pa-share tong link natin ha sa mga classmates na hindi nakapanood para makita nila kung ano yung mga sinabi natin from learning task 1 to 10. Pag marami tayo guys, magpapa-tournament tayo. Yan, hindi pa sila nagli-leave. Meron pang 25. Hihintayin ko kayo guys na maubos. Saka ko papatayin yung live stream natin. Shout out sa mga estudyante kong malulupit mag-ML. Ayan. Ano, gusto niyo mag-ML mamayang gabi? ML tayo mamaya. Di ako nag-TikTok eh. Thank at Fighter Best Pick. Oy, Copper ah. Yan, maganda yan. Tank Fighter. Ako, MM, Tank, tsaka Assassin. Ang hindi ko lang ginagamit sa Assassin, guys, is si, sino ba to? Gusion. Hindi ako marunong talaga mag-Gusion, tsaka Fanny. Brian Iscanio. Oh, ngayon lang nagtatanong si Brian. Sir, saan po ba magsasagot? Sa papel. Sir, kung kailangan mo, made sure, sir. Okay. Yan, magbuo tayo ng grupo natin para sali tayo sa mga tournament. Meron na tayong ano, assassin, meron na tayong tank user, fighter user. Yan, buo tayo ng team natin, ha? COC. Yan, meron ako COC, syempre. TH, ano pangalang tayo? TH12. So, siguro almost max na yung TH12 ko. Kung gusto niya akong i-add, PM nyo lang ako. Okay? Exercise team? Pwede? Papi. We, Mark Daniel got po. Number one, top one global in your dream. Oh, malakas ka na pala, ano eh, Copper. Sir, sa task 3 po ba 8 sentences pataas ang gagawa? Or sa task 4 sa 4 na po yung tig isa pong 8 sentence. Wait lang, red ah, titingnan ko ulit. Sa learning task 4, ano, answer lang 'yon once sa pandemic. Tama ba ako? Ang sa learning task 3, yun yung
8 sentence. Sarap yung learning past 3. Ay, hindi. Learning task 3 is gagawa ka ng sentence mo. Yun yun. Isang sentence lang yun. Hindi ka ba nag-take note kanina sa sinabi ko, Red? Nagsabi. Sabi na ako kanina. One v one tayo, sir. Pwede. Pwede tayo 1v1, Christopher. Guys, exactly 3 o'clock, no? Meron pa kasi akong pupuntahan. End ko na yung live stream natin. So, exactly 3 o'clock. So, my time is 2:45. No? End na natin yung ating kuan. Iniintay ko lang na maubos to sila na mag-leave na. Kasi meron pang actually 70 na nanonood sa live stream natin. So, entertain lang to natin sila. Minsan lang to. Sino may smooth CP? Oy, mage user daw si Christopher. Oy, salin na natin yan. Take note na dyan, ha? Copper, mag-book ka na ng team. Meron na tayong tank user. Meron na tayong mage user. Assassin. Ano pa? O, pwede ako mag-MM tsaka assassin. O, may Selena God daw, oh. Si Disconnect. Sino ba to si XLSTR Disconnect? Shout out sa'yo. Oh, sama ka, bubuo tayo ng team. Para sasama tayo sa tournament ng Taytay. XLSTR Disconnect. Kailan ba kita naging estudyante? Anong grade? Anong true name mo? Real name? Sir, what is Mobile Legend? Because I never heard that game before. Sorry. Eh? Napatawa mo ako, Ken. John Lester. Ay, oo nga, si John Lester Rosario. Yes! Kilalang kilala kita. Hindi kita makalimutan. Hindi kita nalilimutan. Asan ka na ngayon, John Lester? Umuwi ka pa rin ba ng probinsya? Sir, I am serious. I never heard that. Nagpapatawa ka ba, Ken? Nagka-amnesia dahil sa Mojo Legend. Nagka-amnesia ka ba dahil sa Mojo Legend? Pogi mo, sir. Arbor na yung cup. Lester, hindi ko pwede pamigay yung cup ko kasi lahat ng cups ko bigay lang din sa akin. Kaya hindi pwedeng ipamigay. Pag ako bumili, pwede kong ibigay. Pero lahat ng cups ko ay puro bigay. Meron ako dito 3, 4, 5. 5 cups, puro bigay. John Lester, dito na po ako sa Taytay, sir. Ah, okay. Buti naman.
Magpakabait ka na. Grade 9 ka pa rin ba ngayon? Ah, okay. Nakita mo lang pala yung ano, live stream ko. Actually, John Lester, nag-live stream ako para sa module ng mga estudyante ko. Pero hindi pa sila nagsisialisan. Kaya, ayan. Kwento-kwentuhan na lang kami. Pero hanggang 3 o'clock lang ako, puputulin ko na rin yung live stream natin kasi tapos na kami mag-discuss. Ah, G11 ka na pala ngayon. Okay, congratulations. So, nandyan ka na ngayon sa ano, senior high school ng tayo nag-aaral. Bakit yung mga senior high ang mga viewers? Naka-public ako eh. Nanonood din si Ayos ba? Ngayon, sinasagutan niya rin module niya kagaya sa'yo, grade 9. Yan ba si Luke Rosario ay estudyante ko ngayon? John Lester, kapatid mo ba yan? Ah, okay. Kapatid mo pala. So, yan lang muna sa ngayon, guys. Need ko nang umalis. Naghihintay na sa akin yung aking lobby dubs. Alis kami. Magde-date pa kami. So, bye-bye muna sa ngayon, ha. Sa next stream ko, abangan nyo ulit para mag-stream din ako ng Mobile Legend para yung mga makakalaro ko kapag nakalaro ko kayo. So, stream natin yan. Okay ba yun? So, sa mga next time mag-shoutout ako, magla-live ulit ako, shoutout ko kayo, PM ko kayo para ma-shoutout ko kayo kung meron kayong gustong ipa-shoutout. Ayan. So, ipa-standby nyo lang sa stream natin para ma-shoutout natin sila. So, yun lang muna guys ha. Need to go. Bye-bye for now. Kung meron kayong i-PM, meron kayong tanong, mag-PM lang kayo about sa module, about sa ano, okay, kung ano man ang mga tanong nyo. About sa module, module legends, ML legends, mobile legends, lahat, si OC, lahat ng mga games, kung gusto nyo makalaro, PM nyo lang ako. Okay? Bibigyan ko kayo ng time. So, bye-bye muna. Okay? So, thank you so much sa pagtambay sa ating live stream. So, sa susunod ng mga live stream, abangan nyo. Pag hindi pa kayo nakakomment, subscribe. Subscribe na kayo. So, bye-bye muna, guys. See you around. Take care. God bless.